Indeed, God is good, God is great, and God is grave all the time. In today's gospel from the book of Luke, chapter 17, verse 11 to 19, prayer works. Last Sunday, we meditate that faith works. Ngayon naman, prayer works. Today's gospel lesson is a very familiar story to everyone. In word, the story is Jesus healed the 10 lepers. And I want to share with you about the prayer in the story, the praise in the story, and the preach in the story. Let us pray. As we continue to meditate your word, O God, continue to lead each and every one of us. Me, your servant, O Lord, as I share your word, continue to use me mightily, powerfully, and anointedly, and your name be glorified. In Jesus' name, Amen. The prayer. Jesus entered a village. He was met by 10 lepers who stood at a distance and lifted up their voices saying, "Jesus, Master, have mercy on us." That is their prayer. We don't know how many times these 10 lepers pray and shout for mercy then. The text did not told us kung ilang beses ba silang nagsisigaw. Pero ang sigaw nila, humihingi sila ng awa sa ating Panginoong Jesus. Sometimes, hindi na natin mabilang, most of us, hindi na natin mabilang how many times we pray for what we are praying for. Sometimes, hindi na natin mabilang kung ilang beses natin ipinag-pray yung may sakit na siya ay gumaling. Same with the lepers. We don't know how many times na sila ay nanalangin na rin dahil ito rin ang gusto nila na sila ay gumaling. But at this moment, is a very special moment to them. Dahil nung sila ay sumigaw, kabahagi ng pagsigaw nila yung panalangin mula sa kanilang buhay at sa kanilang puso, nandun ang ating Panginoong Jesus. Directly mapapakinggan yung kanilang voice of prayer. And Jesus answered that voice of mercy from these 10 lepers. "Go and show yourselves to the priest." Muna po niyang sagot sa kanila. And as they went, they were cleansed. Then one of them, he saw that he was healed. Wow! When we pray, God hears more than we say. When we pray, God answers more than we ask. When we pray, God gives more than we imagine. In God's time, in God's perfect time, in God's own way. So don't hesitate to pray. Kahit ilang beses mo nang pinagpipray yun at yun din ang pinagpipray mo sa ting mananalangin ka sa Diyos tulad ng 10 ketongin na ito na humihingi ng awa na sila'y pagalingin ng Panginoon. Then dumating yung panahon na nandun ang ating Panginoong Jesus na ito na their answered prayer na sila'y gagaling. Kala nila, malilinis lang sila. Pero hindi lang basta sila nalinis. Sila'y pinagaling. Remember, the prophetic word of Jeremiah chapter 33 verse 3, "Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know." Nagpintas na ito di Ilocano. "Awagan na katsong batang kanto. Ibagaktuken ka dagiti na kaskas daaw ken na indaklan abanag asaan mo pay nga ammo." Makita tay dagiti amin dagiti na kaskas daaw ken na indaklan nga banbanag nga maditayo pay ammo when we pray. Pag tayo ay nagpapatuloy na nanalangin. Kaya nga sabi lang natin, push lang natin ang magpray. Push lang ang prayer sa buhay natin.
ang prayer ay hindi isang susi lang ng pananampalataya. Ito ang tanging susi ng pananampalataya natin upang matugunan ang ating mga pangangailangan. So we continue to pray until something happens. Yun po yung acronym ng PUSH. Pray until something happens. Second, the praise. Not only the prayer in the text, but the praise. The praise is very important in the text, in the story of the 10 lepers. Then one of them, when we saw that he was healed, turned back and praising God with a loud voice, and he fell on his face at Jesus' feet, giving him thanks. Now he was a Samaritan. That faith is not a matter of believing only, but also of seeing all the lepers were healed. One, however, saw, noticed, na-recognize niya, nalaman niya na siya yung magaling na, and let what happened sink in, and it made all the difference. Nung na-recognize niya na pinagaling siya ng ating Panginoong Jesus. Because he sees what was happened, the leper recognizes Jesus in his reign and his power. Araw-araw naman eh, pinapagaling tayo ng Diyos dahil araw-araw binibigyan tayo ng buhay ng ating Panginoon. Pero sa bawat araw na dumaraan sa buhay natin, ilang pagpupuri naman ang binabanggit natin sa ating Panginoon. We need to recognize that every single second of our life, we need to praise God. We need to say our hallelujahs. We need to lift up our hands to the Lord. If we recognize that Jesus, His reign, and His power working on us. Because He sees that one leper sees what was happened, the leper has something for which to be thankful, praising God with a loud voice. Ako po, si Pastor Eman, hindi nyo na po ako kailangan pukpukin para lumakas yung boses ko when I say hallelujah to my Lord. Talagang malakas na po ang boses ko. Kat madimot nga, arasaas mo lang, ano ko natin magamit? Kat madubdumay, kat ampay tulang ni Apo Diyos. Those are the philosophies of Sam. But look on the text. This leper, he was so very overwhelmed. Dahil sa tagal ang panahon na siya po ay hindi gumagaling. Pero ngayon, siya'y magaling na. Talaga naman, sisigaw ka sa pasasalamat sa ating Panginoon. Numabalin lang kumakat apang ka, diban bantay ngay. At ipukaw mo, tiki na indaklan, gin pinagbalay, gini Apo Diyos, tibiyang timaysak, gin maysak ada tayo. We need to be thankful. We need to be grateful sa buhay na ito na pinagkakatiwala ng Diyos sa atin at lakas. Because he sees that leper, what has happened to the leper changes direction, veering from his course toward a priest for first return to Jesus. I'm trying to contextualize the scenario. Iniisip ko kung ang ketungin kayang ito ay isang membrong Methodista. Paano kaya siya sumigaw? Kasi di naman nakalagay sa text natin kung ano yung words of praise niya. Kung ano yung inawit niya, kung umawit man siya, basta siya ay sumigaw ng pagpupuri sa Panginoon. Well, we, the United Methodist Church, our formula, as a member of the UMC, our formula in praising God is singing doxologies. Maybe this leper will sing, isa sa mga paborito kong version ng doxology, yung awiting, praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Hallelujah, hallelujah. Praise Him above ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Hallelujah, 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 hallelujah. Diba? Sabi ko nga kung Methodist na siguro ito at katulad ko, hindi ako hihinto sa pagsabi ng praise the Lord. Hallelujah! Sa buong buhay ko, nakakintal sa puso ko yung doxolohiya ng buhay ko. At yun,
tayo sa bawat araw. Napakahalaga po ang ating pagpupuri sa Panginoon. Napakagandang tingnan in our liturgy. Sa kapangpangan nakalagay, lungob bang samba, lumwal bang sumuyo. Pumapasok tayo sa simbahan para magpuri sa Diyos, pero paglabas natin, tayo maglilingkod. Hindi humihinto yung ating pagpupuri sa Panginoon, hindi lamang sa loob ng mga four corners of our churches that we can shout our hallelujahs. Hindi lamang sa tuwing may nakakakita sa atin, sa tuwing nakikita lang tayo ni Pastor, sa nakikita lang tayo ni Diaz, sa nakikita lang tayo ng ating kapwa membro, dun ko lang itataas ang aking kamay. Maski mag-isa ka, maski nasaan ka, you can shout your praise to God. Being our Lord and being our Savior, our Healer, our Redeemer. Wow! Ang sarap pong magpuri sa Diyos. Sa nabasa ko po, Purpose-Driven Life ni Rick Warren, one of the purpose of God, why God created you and me, dahil gusto ng Diyos na makakita siya ng kawangis niya na nagpupuri din sa Kanya. At ikaw yun. Ako yun. Birds, they have their own praises, way on how they will praise God. Even the plants, the trees, they can wave their branches, maybe that is their formulas and pattern as they give praise to our Lord, to their Creator. Ikaw, ako, mas lalong higit, because you and me, I believe, is the most important creation of our Creator. Kaya tayo magbibigay din ng sapat na papuri sa ating Panginoon. I believe why David is in God's own heart, yun ang kanyang identity, David, because David's heart is full of praise. Punong-puno ng pagpupuri ang kanyang puso. Punong-puno ng pasasalamat, ng pagpupuri ang kanyang puso. Kaya nga may the book of Psalms, iyon ang mayroon si David. Fill our heart a word of praises rather than curses. Ito sana yung mapuno sa puso natin. Punuin natin ang puso natin ng pasasalamat, pagsamba sa ating Panginoon. Especially our praises to our Lord and Savior Jesus Christ. Baka madamdaman mo at adupay tireklamo ta puso tayo. Kaysa ti panagdayaw tayo, madimot ako maapo. Punuin tayo, tirag-o, ti panagdayaw, kiniapo Diyos, tibiyag, ti maysa, kinmaysa, kada tayo. Fill our heart, our praise, especially our praises to our Lord and Savior Jesus Christ, who cleanses us from all of our transgressions. Sa lahat ng ating mga pagkukulang, sa lahat ng ating mga kasalanan, Jesus, our Lord and Savior Jesus Christ, deserves the highest praise that we can give. Indeed, our God deserves of all our praise and thanksgiving from being a survivor in this pandemic times. Imagine that. Nandiyan ka pa, nandito pa ako, napapanood niyo pa ako ngayon. Di ba kapuri-puri yun? Di ba kapuri-puri yun na kaya mo pang makinig ng salita ng Diyos, kaya mo pang magsabi ng hallelujah ngayon, kaya mo pang magbasa ng kanyang salita, kaya mo pang ibahagi sa kapwa mo, tao, yung mga mabuting balita ng kaligtasan. Kapuri-puri po ang lahat ng bagay na yon. Dumaan man itong pandemyang ito sa buhay nating lahat, sa buong mundo, we continue still to shout our praise of hallelujahs. Thirdly is the preach. Then Jesus answered, "We're not cleansed. Where are the nine? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner?" And he said to him, "Rise and go your way in faith and made as you will." Simple lang sa the preach. Ang sermon ng Panginoon, ine-expect niya na silang sampu magpupuri sa Kanya. Kaya't ang sermon niya, ang preach niya dito, no karin laring siyam.
tandaan lang natin yung awiting ito. Dalit ko lang po kayong kapangpangan eh. Laring kaya kapatata mo pong kapangpangan. Hindi po yung ating kupong singsing ha. Ating apulong masakit, pepakayap ng Yesus, deng siya meko nala, ing metong migbalik ya, migsuklab yaking bitis, nang Yesus sinabi na, salamat po, Jesus. Ilan sa atin ang laging handang magbalik at magpasalamat sa Panginoon, sa ating Panginoong Yesus. Baka mamaya, isa pang outsider, isa pang foreigner, isa pang Samaritano tulad dito. There is no doubt, something to be understood here about the people who live on the margins. Marami din po yan in our communities. Ipakita natin sa kanila na sa ating pagpapasalamat at pagbabalik sa Panginoon, ibahagi natin sa kanila, isermon natin sa kanila na may Diyos na dakila, na agyo na pang pek, pakayapan ng ganagana. And we continue to be a church for all and to our neighbors. Care for the margins, for the lost, the least, the last, and even the lonely. Let us continue to rise and go. That is the preaching. Rise and go. God's way on our faith make us well. Rise and go. God's way on our faith make us well. Yun ang sinabi ng ating Panginoong Jesus na nagbalik na yun. Let us continue to be more praying, more praising, more preaching about the good news of salvation of our Lord and Savior Jesus Christ. God with us. Amen and amen. Let us pray. We glorify your name, O God. Salamat dakilang Diyos sa isang inspirasyon na naman. Nakita namin na ikaw ay hindi nagbabago sa buhay namin. Ano mang uri ng sakit, maging imposible, Panginoon, ay kaya mo pong pagalingin. Mula sa teksto namin sa linggong ito, dakilang Diyos, pinagaling mo ang 10 ketongin. Pinagaling mo sa iyong dakilang kapangyarihan. Kaya nga naman sa kasalukuyan, Panginoon, mag-manifest sa lahat ng mga makakarinig, makakapanood ng mensahe ng buhay sa linggong ito, anuman ang kanilang karamdaman, Panginoon, let your mighty hands, let your healing hands touch them. Touch them, O God, and the power of healing manifest to them. At Panginoon, sa lahat ng mga taong itong pagagalingin mo, maging katulad kami ng Samaritanong puso, na kung saan magbabalik kami at magpupuri sa iyo. Sa katugunan ng aming mga panalangin, magbabalik kami at magpupuri sa iyo. At magpapahayag kami, we will preach. Magpapayag kami, magpapatuto kami na mayroong Diyos na dakila, may Diyos na tapat. Pagpalain mo po ang bawat isa. Patuloy mong pagpalain dakilang Diyos ang buong komunidad namin, ang buong mundo, ang bansang Pilipinas, dakilang Ama, ang aming iglesia, ang aming mga obispo, ang aming mga pastor, mga diakonesa, mga leader laiko namin, ang mga bawat annual conferences, ang mga bawat distrito. Ingatan mo po at pagpalain kaming lahat. At minsan pa, Panginoon, sa iyo namin ito pinagkakatiwala, patuloy naming tinatanggap ang iyong dakilang bendisyon. And now we continue to receive the blessings of God Almighty, the love of Jesus that never ends, the anointing, the inspiration of the Holy Spirit, both now and forevermore. Amen and amen.